Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. So, ito po ulit tayo. Magbibigay uli ng, kumbaga, ng additional input sa inyo para doon sa mga taong may kagustuhan na pumasok sa hollow blocks making business. So, sa ngayong video episode natin, gusto ko lang sagutin yung mga katanungan na madalas ay tinatanong dun sa mga vlogs natin. Ano ba yung katanungan na yun? Safe bang gamitin ang lahar para sa paggawa ng hollow blocks? Okay, so yung episode natin ngayon, gusto ko lang pong ipaalam na hindi ito kumbaga assault sa mga gumagawa ng CHB na lahar po ang ginagamit. Bagkos it's just an additional input whether or not to use lahar or the ordinary river sand for making hollow blocks. Okay, so umpisa na po tayo. Umpisa natin sa ano ba yung lahar? Okay, ano ba yung tinatawag nating lahar? Okay, originally this is a Javanese word for mud flow. Okay, mud flow or pyroclastic flow. Ito yung putik na nanggagaling sa bunganga ng bulkan pag ito ay pumutok. Ang pinaka-sample natin dito is yung lahar o yung mud flow na nanggaling sa bulkang Pinatubo. Okay? Paano nga ba napoform ang lahar? Okay? Ang lahar actually is a mixture of melted rocks, mga bato na natunaw mula sa loob ng bulkan. Ito ay na-form sa pagkakasunog nyo, pagkakadarang niya sa napakainit na temperatura ng mula 200 degrees Celsius hanggang 1,200 degrees Celsius ayon sa aking pagbabasa mula sa mga Google na rin at saka mga references. Okay, so ilalagay ko yung mga references na pinanggalingan ng information na binibigay ko sa inyo ngayon dito sa link ng ating videos. Okay? Okay. So, pag yung melted rocks ay lumabas na sa bunganga ng bulkan, kadalasan ito ay humahalo doon sa mga tubig na nasa paligid ng bunganga ng bulkan, doon sa mga putik na naimbak doon, at saka doon sa mga punong kahoy na nasunog rin dahil doon sa init na nanggaling doon sa bulkan. So usually ito yung nagiging mixture ng lahar. So yun ang component ng lahar. So ngayon, pag gagawin mo ito bilang pantimpla sa iyong CHB, kadalasan ito ay may mga halong putik at tinunaw na bato. So yun ang magiging component ng iyong CHB. Of course. Ngayon, bigyan natin na bilang isang analogy. So, ano bang nangyayari pag, let's say, ang isang bagay ay iniluto natin or idinarang natin sa sobrang init? Sample na lang natin. Let's say yung potato. Ito lang, parang analogy lang. Ang potato, pag nasa natural state niya, ibig sabihin yung hilaw pa lang, yung kaani, yung binili natin sa palengke, yung potato ay matigas. Ito na lang yung pinakahalimbawa natin para at least maihaluntulad natin yung natural state ng mga melted rocks na naging lahar na siya natin hinahalo sa ating hollow blocks. So yung potato sa kanyang natural state, ito ay matigas, buo, hindi pa luto. Yun yung natural state niya. So yung strength niya, pag titignan mo, pag ibinato mo yan, masasaktan ka pa. Ngayon, ang gawin natin doon sa potato, iluto natin para pwede nang kainin. Iniinit natin to hanggang lumambot at pwede na siyang ma-imash. Parang doon ko na ihahalin tulad yung natural state ng rocks na nalusaw, na naging lahar at naging buhangin sa kanyang current state. So, ganun yung nangyayari. Yung
original state ng bato ay nalusaw. Kumbaga, humina yung kanyang lakas. Okay, so ganun ang nangyayari dito. So, according dun sa binasa ko, ang compressive strength ng isang bagay ay humihina pag ito ay nadarang sa napakainit na temperatura mula 400 hanggang 1,300 degrees Fahrenheit. So, yun yung nangyayari. Okay. So, kung tatanungin natin kung safe ba gamitin ang lahar, ayon sa aking opinion ay depende ito sa inyo na magmamanufacture ng CHB. If you are willing to take the risk na somehow comparable dun sa normal na hollow blocks yung inyong produkto na lahar, I believe ang strength nila ay hindi magkapareho. Medyo masasabi ko na less ang strength ng hollow blocks na gawa sa lahar dahil sa kanyang hindi original state kumpara sa normal state o natural state ng sand na ginamit mo sa normal na hollow blocks. Okay, so tulad nga po ng sinasabi ko, yung info na sinasabi ko dito is just an additional info. Hindi ito assault sa mga manggagawa ng hollow blocks na ang ginagamit ay lahar. Okay, so may mga napanood akong video last time kay Jessica Soho. It's about the Chuson supermarket sa Porac, Pampanga. Isa itong apat na palapag na supermarket na ayon sa ulat ay ginamitan ng lahar. At sinasabi dito na ng isang kilalang geologist na si Mr. Rodolfo na hindi raw safe gamitin ang lahar. But of course, this info is just according to my opinion, and ibibigay ko yung source ng mga napanood ko at nabasa ko, of course, for you to decide also. Okay? So, according naman sa side ng government na which is pinapanood ko, with the proper mixture ng mga gamit sa concrete and the proper mixture of this lahar ay ma-attain din naman yung tamang strength. So basically, ang ibig sabihin nito ay pwede mong gamitin ang lahar actually if you will come up with the proper proportion and the proper study of using it in the construction industry. So bilang opinion sa atin na manggagawa ng CHB, katulad ng sinasabi ko, it's up to you to decide whether to use lahar as your material or the ordinary river sand as your material. But of course, if you will take the choice of using lahar, I would advise na do the proper diligence or the proper study in using it para at least hindi masakripisyo yung safety nung mga taong titira dun sa construction na gagamitan ng inyong produkto with this lahar materials. Kasi nga, katulad ng sinasabi ko, ang lahar ay cook materials actually. These are melted rocks coming from inside the volcano. So, kaya kung titignan mo siya, magaan. Dahil, kumbaga, naluto na siya. Yung kanyang compressive strength, ay nabawasan na. Kaya, ito ay nagiging magaan. So, with that said, I hope nakapulutan ninyo ng, kumbaga, ng aral itong video natin. So, maraming pong salamat sa inyo, sa inyong panonood at pagsuporta sa ating video. Pasintabi po, katulad na sinasabi ko, this video does not mean to hurt those doing CHB in the lahar industry.
So maraming pong salamat. Be safe. God bless us all.